Isang taong naghahanap ng kasagutan sa kawalang katarungang naranasan. Nagbalik sa bansang sinilangan na may ibang kaanyuhan upang mapagtakpan ang totoong katauhan at madaling matunton ang mga berdugong numakaw ng kanyang mga karapatan. Sa kagustuhan ng kapag-inanti sa kinauukulan, tinindig niya ang kasamaan at giniba ang kabutihan upang higit na makita ng mga mamamayan ang tunay na sakit ng lipunan. Narinig mo na ba ang usap-usapan tungkol kay Don Simon? Iyon ba ay ang tungkol sa hindi niya pagdulo sa pagtatanghal sa teatro? Oo. Turo na ilan, totoo daw na hindi siya dumalo. Ngunit may mga nagsasabi din naman na nakita daw nila si Don Simon nung gabing yun. May nakusap nga akong mga isda. At ang sabi niya, nasaksiyan daw niya mag-aalahas at tira ba palakad-lakad sa harap ng monasteryo habang nakikinig sa pagkalabang ng kampana. May mga kuro-kuro rin daw na siya ay nakita ni Camoron Cosido nang mag-aalas 9 ng gabi. At may mga kausap raw itong anino. Mga anino? Oo. At kasunod noon, may isang magkasaka ang nakakita na humahangos daw ang mag-aalahas papunta kung saan habang parang umiiwas na may makasalubong sa napakadilim na kasukalan. Ano naman daw pinag-usapan nila ng mga misteryosong anino? Iyan ang hindi nabanggit ni Camoron Cosido. Pero natitiyak kong alam niya ang napag-usapan nila. Ayaw lang niyang sabihin dahil wala siyang pake sa atin. Pwes kung gayon, wala rin naman tayong pakiram sa kanya. Amaya ba naman tayo? Si Basilio, kamusta na pala? Ano nang balita sa kanya? Ah, si Basilio? Malamang siya'y nag-aaral na naman habang inaalagaan ng kapitan na may kapansanan. Basilio, ang hopyo ko. Ngunit kapitan, masyado na pong marami na inom niyo ngayon. Sapat mo na po yun para sa araw na ito. Hindi! Makinig ka sa akin, Basilio! Ibigay mo sa akin ang hopyo ko! Nasaan na yung opyo ko? Basilio, yung opyo ko! Basilio, nasaan na ang opyo ko? Nasaan na ang opyo ko? Kumalma muna kay Kapitan. Kinakailangan ninyo na po magpahinga. Minsan ay nagtatawa ko sino nabigay sa inyo ng panirang opyo. Si Padre Renet. Doon simulan lamang buwibisita sa inyo. Sana po yung palakas kayo, Kapitan. Basilio! Layo mo ako mula dito! Sino yan? Ah, Don Simon! Ano may paglilingkod ko sa inyo? Kumusta na ang lagay ni Kapitan Tiago? Kinalulungkod ko po, ngunit si Kapitan Tiago ay nangihina pa. Bago-bago ang dibok ng puso niya at madalang naman siya kumain ng kahit anumang pagkain. Tuwing madaling araw naman po, ay sobra po siyang pinagpapawisan. Delikado na ba ang kanyang kondisyon? Pinanalaytayan na po ng lasa kape ng kanyang buong katawan. Wala na pong katiyakan ng kanyang kalusugan. Kung sumubla yung aming pagamutan, ay baka tuluyan na siya mamatay. Katulad lamang yan ng bansang ito. Pinanghihina po siya ng lagim na susuungin. Katulad lang din yan ng panghina ng pamahalaan. Ilang gabi na rin nakakaraan nang bulubugin niya ako ng isang sigaw. Basilio! Basilio, ano bang ginawa ko sa'yo? Bakit binulag mo ako? Basilio! Wala na raw siya makita. Binulag ko na raw ba siya? Nang pumasok ko sa silid niya na may daladalang maliwanag na kasera, siya ay napahinga at napangiti. Kapitan? Padre Irene, kayo ho ba yan? Inakala niya ako si Padre Irene at tinawag niya akong tagapagligtas. Katulad lang din yan ng pamahalaan.
Kagabi, gumising siya simula sa kanyang pagkakayambing. Idinanong niya sa akin kung nasaan ang kanyang talisain na may 3 taon na mamatay. Basilio, kamusta na ang talisain ko? Pinapakay mo ba ito ng mabuti? Inaalagaan mo ba ito ng mabuti? Ngunit Kapitan, nakalimutan niyo na po ba na matagal na pong patay ang mga talisain? Ano? Yan ang isang kasinungalingan! Buhay pa ang talisain ko at gusto kong dalhin mo siya sa akin ngayon din! Kaya sa halip na panabong na manok ang bibigay ko sa kanya, binigyan ko na lamang siya ng isang inahin. Sa sobrang kagalakan, ako ay kanyang binindisyonan. Basilio, kinalulungkot kong gambalain ang iyong pagsasalita, ngunit kailangan mo makinig sa akin. Mahalagang mahalaga ang bawat segundo ng pag-ikot ng mundo mo at mundo ko. Napansin kong hindi mo man lang binuklat ang mga babasahin sa iyong hapag. Ako ang nagpadala ng mga yan mula sa mga kaibigan kong galing pa sa ibang lugar. Wala ka man lang bang kahit katiting man lang na pagmamahal sa ating kalayaan? Hindi po totoo sinasabi. Wala na akong panahong makipagtalo, Basilio. Sasabog na revolusyon sa hudyat ko. Wala ka na makikitang payapang lansangan. Hindi ka na rin makakapagtapos sa pamantasang iyong pinapasukan. Nanda ko na lahat upang masiguro ang aking tagumpay. Kapag kami nagwagi, lahat ng tumatalikod sa pinaglalaban ng aming samahan ay tuturing namin mga kaaway. Oo, inulit ko, mga kaaway. Kaya ngayon, Basilio, pumili ka. Kamatayan o kinabukasan? Kamatayan o kinabukasan? Saan ka papanig? Sa amin? Sa pamahalaan? Bibigyan niyo po ako ng mahabang paliwanag. Isang katotohanan ang pamahalaan ay nagpapasasa sa kaban ng bayan. Ito ang dahilan kung bakit sumang-ayon ng pamahalaan na ituloy ang pagtatanghal na nagtatampok ng malalaswang bagay. Ako ang nag-utos sa kura ng simbahan at sa kapitan general na bigyang diin ang pakanang digmaang bayan. Dalawang pwersa ang nag-iiringan, dalawang lakas ang naglalabanan. Ugulahan po ako, Ginoong Simon. Ano po ba talaga ang balak ninyo? Nasa baba ngayon ang mga tulisan na pinamumunuan ni Kabesang Tales. Ngayon ay kailangan mong pumili. Sasama ka sa amin o nais mo na namang sumiksik sa bendisyon ng pamahalaan? Kailangan mong pumili. Ang kawalan mo ng paninindigan ay ang pagtuligsa mo sa amin at sa pamahalaan. Hindi ka maaaring pumagitna sa dalawang batong nag-uumpugan. Pero kung sasama po ko sa inyong grupo, ano po ang aking babalikatin? Ikaw ang pamamahalain ko na magbubukas ng pinto ng monasteryo. Itatakas mo si Maria Clara, ang anak ni Kapitan Tiago. Nahihanda na bang lahat para sa libing? Libing? Ang tanging utos lamang sa atin ay ayusan ng babae. Patay na si Maria Clara? Patay na ang anak ni Kapitan Tiago? Si Maria Clara, ang anak ni Kapitan Tiago sa monasteryo, hindi po ba't nahuli na po tayo? Huli? Huli? Ang ibig mo sabihin? Ulitin mo nga yung sinabi mo, Basilio? Ikinalulungkot ko po ngunit pumanaw na po siya. Nakita ko po siya binibisa na ayusan para sa kanyang libing. Hindi. Hindi totoo, sinabi mo. Hindi pa patay si Maria Clara. Ililigtas ko pa siya sa monasteryo. Kailangan makita niya ako. Kaawa-awang kaluluwa, kabag-habag na pag-iibigan. Maria Clara, hirog ko. Bakit kalamisan at ako'y iyong iniwanan? Nakalimutan mo na ba ang ating mga pangako sa isa't isa? Bumalik ako upang iligtas ka at itakas mula sa kumbento. Ngunit ngayong ikay pumanaw na,
gagawin kong lahat upang ipagiganti ka mula sa kanila. Sisiguraduhin ko yan. Mula sa aking huling ininga. Maria Clara, alagaan ng Diyos na sinasamba ng isang nagmamahal na kaluluwa. Matulog ka ng mahimbing. Baunin mo sa iyong paghimlay ang masaya mong kabataan. Mapalad ka at hindi mo na mauulinigan ang taghoy ng mga namamatay sa kawalan ng katarungan. Mapalad ka at may lumuha sa iyong paglisan. Humayo kang may ngiti sa mga labi. Laparin mo ang sariwang hamog ng gabi sa kalawakan. Ang asul sa ulap sa papawirin. Ang sapirang bulubundukin. Ang esmeralding dalampasigan. Ang nagtataas ang puno ng kawayan. Ang mga ilog-ilugang nililiparan ng mga tutubi at paru-parong ligaw. Sapagkat nakila ang iyong pag-ibig, maaalala at mapapanaginipan ka namin sa katahimikan ng mga kagubatan, sa awit ng dagat-dagatan, sa liwanag ng sikat ng buwan. Para sa amin, ikaw, Maria Clara, ang kalahatan ng katotohanan, ng kabutihan at ng kagandahan na magsisilbing ilaw sa pagdarusa ng aming abang katauhan na tila nahirati na sa katilingan. Sa akin isang beses pa bago tayo kumapit ka at sumunod sa kumpas ng aking musika. Pumikit at lahat ay ibalin sa boses ko sinunda. Sandali ba't humagan sa akin isang beses pa bago tayo tangiin ng hangin. Nagsasayaw sa ilalim ng buwan. Ikaw ang dahan-dahan iniwan.